Stop red tagging. Alam nyo, itong red tagging, nawala na ito eh. Nawala na ito nung simula 1988 hanggang bago na halal si President Duterte. Lumala lang ito nung gumawa ng task force ang pamahalaan kung saan si Lorraine Badoy ay naging USEC at spokesperson. At dahil sa kanila, na para siguro i-justify nila yung bakit sila may sweldo dyan, at sinasabi ko talagang at risk na sila ngayon na baka i-dissolve pa yan sila ngayon eh, dahil sa ginagawa nila. Ito na yata ang pinakamalala na ginawa ni Lorraine Badoy at ng kanyang mga kasamahan. Ang pag-red tag ng isang hukom o hurado dahil sa natalo yung kaso ng Department of Justice, ang prescription case versus the CPP-NPA. Ito lang po masasabi ko sa kanila, lalo na kay Lorraine Badoy. Kami po mga abogado, dahil naman po may rule of law, lahat po kami, alam namin ang batas at may tiwala kami sa ating hukuman. Pag hindi po kayo sang-ayon sa desisyon ng mga hukom, ay pwede naman kayo mag-apila sa Supreme Court. Pero bakit ginawa ito ni Lorraine Badoy at ang mga kasamahan niya na tinatawag nila yung hurado ay quote-unquote NPA cuddler, sympathizer, para po yan takutin nila tayong lahat na sumang-ayon tayo sa kanila na lahat na lang na hindi panig nila ay tatawagin nilang komunista. E kung ayaw nyo ng ganito, e di huwag kayong sumali. Ayaw nyo pala ng demokrasya, ayaw nyo ng independent judiciary, e di huwag kayong sumali, lumipat kayo sa ibang bansa. Eto lahat ng ito, mga pasakalye no ni Lorraine Badoy, lahat yun was to create a climate of fear, to create a chilling effect on the lawyers and judges na hindi rightist gaya nila, para to create a culture of right-wing fanatics. Yan ang problema dito, dahil hindi ito isolated case na si Lorraine Badoy lang. Siya lang ang spokeswoman nila. Pero ibig sabihin mo yung mga taong sa likuran niya. Pero mo pa naman, sasabihin pa nila, eh kung bombahin namin kayo, maging lenient din kayo sa amin, sabi niya. Kasi, kung bombahin namin kayo, ibig sabihin, ang desisyon nyo ay pabor din sa amin, maging lenient din kayo. Sinasabi ba yan ng mga taong tama ang edukasyon? Bakit nagkaganyan yan? Bakit nagkaganito na umabot tayo sa ganito na ang mga tao? Hindi ko palalampasin ito, Lorraine Badoy, dahil ang tatay ko, ha? Summa cum laude, 33 years nag-serve sa Husgado. Retired as RTC judge, is Judge Sixto Rojas Guanzon. At ang sister ko, Executive Judge Francis Guanzon, kaka-retire lang. So on a personal level at political level, hindi ko palalampasin ito. Dapat umabot sa ganyan at ngayon pa lang, tutulan na natin ito. Kasi baka lumala ito mga ito at isipin nila na pwede pala nilang gawin to. At ang ating gobyerno ay hindi lang naman sila kakasuhan at paparusahan. Kaya sana po ang mga lawyers groups ay
mag-issue na rin ng kanilang public statement. Ang mga IBP, yung mga lawyers group ng fraternities, ay mag-issue na rin kayo ng inyong statement. Because they are able to create this climate of fear because they're targeting a monopoly of social media. Kaya kailangan po mag-public statement tayo at ilabas din natin sa social media. Kailangan labanan natin ang red tagging ng judges at mga abogado. Ito po si Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Sana po, yun ang wish ko, na ipasyokos na yan si Lorraine Badoy at kung may ebidensya, i-contempt na siya. Yung contempt naman po, pwedeng 6 months ng kulong, pwedeng multa. Kaya sila namimihasa eh. Wala silang takot. Kasi during the Duterte administration eh, monopolized nila eh. Kaya hindi siya natatakot. Eh tapos na eh. Hindi ba wala na yan siya sa posisyon? Wala ka na pala sa posisyon, Lorraine Badoy. Ba't ba ang tapang-tapang mo? Baka naman umaasa ka, iapin ka pa ni BBM. Kaya ka ganyan ng ganyan ka? Abay, kung ako si BBM, di kita appoint. Bakit? Eh, bad news ka na nga eh. Ba't ng tao, ayaw na sa'yo eh. At yung mga kasamahan mo, ayaw na sa'yo. Tarong kasi na, inilonggo. Tarong kasi na. Tama ba yung ginagawa ni Lorraine Badoy na? At mga kasama niya? Ito mga bisyosong ito, Facebook pa. Tawag nila dun sa judge. Bumasa nga kayo ng bar bago niyo kami tawagin mga kayo ha, mga syunga. Kala mo may-ari sila ng bayan natin eh, kung magsalita eh, kala mo sila ng pinakamatalino at pinakamatapang. Kaya inhamon ko talaga si Lorraine Badoy eh, total doktor naman siya, abogado naman ako, patas. Pareho kami nag-board exam, bar exam. Pumunta ka dito, Lorraine. Dito ka makipagdebate sa akin sa UP. O kung gusto mo sa UE, sige, pupunta ako ng UE. Kung doon ka graduate. Nag-debate ka? Huwag mong tatawagin ang mga judge. Dito sa UP may tradisyon talaga kami ng protest. Kaya huwag niyo sasabihin lahat ng mga estudyante namin dito, mga komunista, hindi po. Matatalino po mga estudyante namin, alam nila kung saan, sino ang tama, ano ang mali. Hindi po lahat na sumasang-ayon sa gobyerno ay komunista. Yan pong demokrasya natin. At yun na nga, patibayin natin ang rule of law. Of all people, it should be President BBM who should put his foot down sa mga ganito, di ba? May ikilala pa nga akong judge eh, babae. Umalis na dun sa amin, sa Negros eh. Dahil yan sa red tagging na yan. Nandito na ngayon. Dahil sa red tagging na yan. Eh, yun, hindi pa yung sinasabing, ano ha, cuddler siya or what. Basta lang, ayaw nila ng desisyon niya. Oh. Eh, buwis buhay na ho, huwag yung maging judge ngayon. Yun pala si Judge Kisumbing, eh, dinamay din nila dito. Di ba? Judge Kisumbing of Family Court, I think in Mandaluyong. Oh. Aside from Judge Marlo Palagar. O, di na may papati husband na UP Chancellor sa Visayas. Ba't galit na galit kayo sa amin mga taga-UP, ha? Kayo talaga.